Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristiyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Mga doktrina para sa kaligtasan. At again, shoutout sa lahat ng nasa live natin mga kapatid. At dyan din sa live ni Brother Jando. Shoutout sa inyo dyan. At dito din sa ating YouTube channel. Malaking shoutout sa inyo mga kapatid. So dito na tayo sa ating rebuttal stage. At again, mauuna dito si Sister Marcel ng JW. At bibigyan ko siya ng 10 minuto sa kanyang rebuttal. Sister, your time start now. Okay. So ngayon, nabigyan ko muna ng emphasis no ang kanyang pagtatanong niya kanina kasi hinahanapan niya talaga ako ng verbatim na sa Galatia 6:16 ay tawag nito, walang mababasa na spiritual na Israel, pero mababasa doon ay Israel ng Diyos. So malinaw no na ang binabanggit niya kasi kanina na yung sa Revelation 7:4 kung hindi ako nagkakamali, ay physical na Israel, no? Physical na Israel yan ang sinasabi niya. Pero kung ating babasahin no sa tawag nito sa record no sa bilang chapter 1 for bilang numero 1 or bilang verse 4 hanggang 16, ito yung mga likas na Israel, no? Pero doon sa Apocalypse 7:4 hanggang 8 ay ito yung espiritual na Israel. Bakit tamo? Dahil hindi nagkaroon ng tribo si Jose. No, pansinin niyo ha, sa Revelation 7:4-8, binabanggit dito si Jose, no? At binabanggit si Levi. 'Di ba? Pero sa bilang 1:4-16 ay hindi po bahagi si Jose sa 12 tribe ng Israel. Kasi ang nagkaroon ng tribo si Jose doon kay Ephraim at Dan, yan ang nagrepresent sa kang Jose, yung kang Ephraim at kay Dan. At malinaw na ito ay tawag nito, hindi literal physical na Israel, no, yung binabanggit sa Revelation 7:8. Dahil ang sinasabi ko, absent doon si Jose at present dito si Levi. Dahil kung pensinin natin sa bilang, hindi po bahagi yung Levi, no, dahil sila yung mga nasa templo, na-assign sa templo, hindi sila bahagi ng 12 tribe ng Israel dahil ang gawain nila ay nasa templo. So ngayon, ang pag-cross-examination natin kanina sa kanya ay tinatanggap niya na literal daw na tinapay, no, at alak ang nasa Juan chapter 6, no? Pero pag doon na sa Matthew 26 hanggang 28, ang kumain lang ay ang 12 na ano mga apostol. Hindi lahat ng tao. Kaya ang tanong ko mga kaibigan, paano natin ito i-reconcile na ang iyong mga talata ay hindi magkakontradiksyon. Okay. At sinabi niya kanina na bigyan kumbaga sa hindi daw o simbolo, no? Hindi daw simbolo yung nasa chapter 6. Okay, magbigay tayo ng reference, no? Ang sabi dito,
eto ha, parang reconnect natin. Eto, eto. Si Robert Charles, no? Ito na reference, ito. Robert Charles Sproul, no? Sa kanyang John and Expositional Commentary, dito sa page 158, no? Sa PDF na print ko, ang sabi dito, kinukotation ito yung Jesus described himself as the bread of life, building on that metaphor. So maliwanag na binabanggit sa ating reference na yung chapter 6, no? Nung ay sinasabi na, this is my blood, this is my flesh, ay ito ay metaphor or figurative. Patuloy tayo. Ang sabi, I am the living bread which came down from the heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever, and the bread that I will give is my flesh, which I shall give for the life of the world. Ang sabi, I believe that Jesus is speaking here not about the Lord's Supper. So maliwanag mo, yun na yung John chapter 6 ay hindi ito tumutukoy sa Lord's Supper. Tapos ang sabi niya, but about the same subject he addressed in his conversation with the Samaritan woman. So nabigay ng halimbawa sa John 4:1-26 kung saan si Jesus gumagamit ng figurative na living water, na kung yung babae sa Samaritan ay bigyan ng living water ay hindi na uuupawin, kaya ito ay figurative in connection doon sa ginagamit ni Sir John do sa John chapter 6, no? Ito pa, sinalungat ni Mr. John do ang isa sa mga Church of Fathers. That's 5 no? minutes. Okay. Itong The Early Christian Doctrine. Ito, The Early Christian Doctrine. Ito na aklat. Ito. Dito sa page 211. Okay. Dito sa page 211, ang sabi dito, in the 3rd century, the early Christian identification of the Eucharistic bread and wine with the Lord's body and blood continued unchanged. So, ibig sabihin, hindi po nagbabagong anyo yung tinapay at alat, no, sa aral ng early Christians. At ano pa ang sabi? Sa page 212 sa itong aklat, dito, na-print natin mga kaibigan, ang sabi, occasionally, these writers use language which has been held to imply that for all its realest sound, their use of the term body and blood may after all be merely symbolical, no? Ang sabi, Tertullian, for example, refers to the bread as a figure, or parenthesis, figura, of the Christ's body, and one speaks of the bread by which he represents his body. Maliwanag, sabi ng ni Tertullian, no, na isa sa mga Church of Fathers, na ito ay symbolical. Bakit sasabihin natin symbolical? Dahil hindi nagtuturo si Tertullian na pwedeng uminom o inumin literally yung dugo, no? Halimbawa, sa kanyang tawag nito sa reference na Tertullian apologetical works and Manutius Felix Octavius, Nueva York 1950, isinali ni Emily Daly, page 33. Read it. Ito sa Watchtower o sa website namin, ang sabi, maria kayo sa mga Christian dahil inyong kapatuang mga paraan, hindi man lamang namin inaalok ang dugo ng mga hayop sa aming pagkain, sapagkat ito'y pangkaraniwang pagkain lamang. Sa paglilitis ng mga Kristiyano, kayo'y mga paganong Romano ay nag-aalok sa kanila ng mga longganisang may dugo. Sabihin pa, naniwala kayo na ang mismong itinutukto ninyo sa kanila upang sila'y lumihi sa tamang landas ay isang bagay na para sa kanila'y tatalampalasan. So bakit nga? Kung kailan pa ninyo natiyak na sila'y nasusuklam sa dugo ng isang hayop, saka pa ninyo asahan na sila'y mahayop sa dugo ng tao? So ngayon, ito no, at sabi pa sa anti-19 father sa Grand Rapids Met 1956, pinamat nugutan. That's 2 minutes. Okay. Pinamat
nutugan ni A. Robert at J. Ronaldson, Tomo 4, page 192. No, 192 ang sabi, gayon na lamang ang pang-iwas namin sa lugo ng tao. So malinaw na hindi nagturo ng early Christian na yung ala ay nagiging literal na lugo para inumin. At hindi rin nagturo yung Church of Father na yung tinapay ay nagiging literal na katawan ni Kristo. Yun ay simbolikal. Kung pansinin nyo, no, yung term na pagkain, ay binaginagamit ni Jesus yan sa pagtanggap ng pananampalataya. So, malinaw sa, tawag nito, sa verse 26, okay, binamagit sa verse 40, tawag nito, dito sa verse 35, ang sabi, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na nagugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauhaw kailanman. So, yun ay figurative, o tinatawag na metaphor nung sinasabi ng ating reference. Kaya malinaw, no, na mali yung study Sir Jando Alabado. At binanggit natin dito kanina sa ating presentation o sa ating cross-examination, no, nung tinanong tayo kung tungkol sa 144,000, ang Apocalypse 14:1-5, bakit natin nagsabi na anointed Christian, no? Kasi tinatanggap naman natin kausap na yung mga apostol ay mga anointed Christian. Kumbaga, sa panahon ng hapunan ng Jesus, yung mga apostol ay nag-represent yan sa mga anointed Christian. At sila yung, kinuha sila sa iba't ibang bansa. Basahin natin yung 4. Ito ang sabi. Ito ang mga hindi nagparungis ng sarili nila sa mga babae, sa katunayan mga birhen sila. Ito ang patuloy na sumusunod sa kordero saan man siya pumunta. Ang mga ito ay binili. No? Time. Ang mga ito ay binili. O sige, mamaya na lang sa ano. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos. Napakainit na rebuttal ng ating affirmative, mga kapatid. At syempre, dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Jando ng Roman Catholic Church, your time start now, bro. Okay, unang tanong. Sabi mo, hindi bahagi sa 12 tribes of Israel yung kay Levi? Tama ba yon? Okay, hindi po bahagi. Yes, yes. Hindi po bahagi sa bilang 1, 14 to 16, yung tribo ng Israel. Hindi ka bahagi si Levi sa likas na Hudyo sa bilang 1, talatang 4 hanggang 16. Next question. Bakit sinasabi sa Biblia na bahagi siya ng 12 tribes of Israel ayon dito sa Revelation chapter 17 verse 7? Okay. Nakatala yung pangalan ni Levi dyan sa Revelation, dahil nga sinasabi ko kanina, yan ay spiritual na Israel, bagamat hindi birbatin na mabasa. Kasi nga, batay sa akin nabasa kanina sa Apocalypse 14, 1-5, na sila ay binili sa, tawag ito, binili sila ni Jesus. Oh, yan ang sagot ko. Okay, sa ngayon ka ba na sa Revelation chapter 7 verse 4, sila ay kabilang sa 12 lahi ng Israel? Lahi niyan? Yes or no? Yes, inaamin ko. Pero hindi literal, hindi likas na Hudyo. Kasi nga, ang likas na Hudyo, kung pag-uusapan natin sa bilang chapter 1, verse 4 hanggang 16, ay hindi kasali si Levi. Pero bakit sa Revelation kasali na si Levi? Sapagkat ito ay symbolical or spiritual na Israel batay sa Galatians 6:8. Sinong Bible scholar ang nagsabi na ang lahi ng Israel sa Revelation 7:4 is hindi siya physical na lahi, kundi simbolika lang? Sino? Okay. Wala akong mapakita ngayon kasi hindi naman naka-focus yung topic natin sa likas na Israel. Bagamat ang stand ko dito ay spiritual na Israel, bakit kasama? Kasi binabanggit sa verse 4 ng
Revelation 14 na sila ay mga sumusunod next sa kordero saan man siya pupunta. Okay. Next question. Sa ngayon ka sa 7, tutol ka na sa Revelation 7:7, kabilang ang lahi ni Levi, bagamat mababasa siya. Kung hindi siya kabilang dyan, sino ang ipapalit mo sa lahi ni Levi? Okay. Wala, batay sa Revelation 7, kung ano yung nakasulat sa ano sa Revelation chapter 7, 4 to 8, hindi ko na babaguhin sapagkat Biblia, kung ano yung nasulat, yan ang nakasulat. Kaya nga, ang sabi ko, spiritual ito na Israel, eh, kabilang dito ang mga hintil. Hindi ito tumutukoy sa likas na Israel. Kaya yung 144,000, so sinabi ko na, ay binili mula sa lupa na palaging kasama ni Hesus Kristo. Ito ay datatak noong 23 AD. Okay, sa sabi mo, kabilang sa 7-7 dito yung mga hintil. Sino namang Bible scholar ang nagsabi na kabilang dito ang mga hintil? Okay, ito, wala akong may pakita na Bible scholar sa ngayon, sabi ko na nga, pero sa Biblia mayroon. Binabanggit sa Roma 2:28-29 na magiging matawag ka na bahagi ng binhi ni Abraham, magrego ka man or mahudyo, no? Kaya hindi nabasihan sa bagong tipan yung likas na Israel na yun na talaga ang nakapix na tinatawag na Israel ng Diyos, kundi spiritual na Israel yung Galatia 5:15, connection doon sa Apokalipsis 14:1-5. Next, yan ang sagot ko. Ngayon kung sinasabi mo na itong 12 lahi na ito ay may kahalo ng hintil, anong paliwanag mo sa Revelation 7:9? Okay, itong Revelation 7:9, kung yung malaking pulutong, no, yung malaking pulutong, isa namin dyan ay, yan ay mga lumabas mula sa malaking kapighatian na sila yung naligtas. Meaning, ibig sabihin, hindi yan tumutukoy sa 144,000, kundi tumutukoy yan sa ibang kawan ng Diyos. Yan ang sagot ko. Next question. Eh, sumasangayon ka ba na itong Revelation 7:9 ay mga hintil ito? Yes or no? Okay. No, hindi lang tumutukoy sa hintil lamang. Kundi, hintil or hindi hintil, Hudyo man, Grego man or hintil, sasali dyan. Kaya yung tanong mo, hindi nakapukos sa hintil lamang. Yan ang sagot. Okay, next question. Sa hapunan ng Panginoon, ilan lahat ang kumain doon ng tinapay at uminom ng alak? Ilan lahat sila? Okay. So, 12 sa Paskwa, kasi kasali pa sa tawag nito si Judas. Pero yung pakikipagtipan, no? Yung pakikipagtipan na sa ukol sa kaharian, 11 na lang yung kumain kasi hindi kasali si Judas dahil hindi siya nag-qualify dahil nagiging taktil siya. Yan ang sagot ko. Objection moderator. Time stop. Ano objection, bro? Ang tanong ko, ilan sila sa hapunan kumain ng tinapay at uminom ng alak? Ilan sila doon? Okay. So, may objection dito. Parang inunit mo lang ang mo, bro, ha? So, Sis Maricel, meron ko bang counter objection before ako humatag? Counter. May counter ako. Sige, proceed. Ang hanap niya is bilang. Ang hanap niya is bilang. Sumagot ako ng bilang. Sabi ko nga, 12 ang kumain sa Paskwa. Ngayon, yung pakikipagtipan ukol sa karian ay 11 lang yung kumain. Hindi kasali si Judas Iscariote kasi lumabas niya. Wait lang, sis, ha? Okay. So, I think ready ka namang sumagot. Nagbigay ka ng bilang. Gusto ko lang on yung time para doon sa sagot mo pa. 20 seconds yan. So, ilan daw, sis? Proceed ka muna sa sagot. Okay. Sa Paskwa, kasali pa si Judas. 12. Pero yung pakikipagtipan na ukol sa karian, nung sinabi ni Jesus ay nakipagtipan siya ukol sa karian, 11 na yung kumain. Na yung mga tunay na ano apostol ni Jesus, hindi kasali na si Judas. Yan ang sagot ko. Next question. Sabi mo 11. So hindi siya umabot ng 10. Ng 20. Yes or no? Hindi. Hindi. Pero yung mga apostol ay nag-represent yan sa mga, tawag nito, sa mga anointed Christian. Kasi
kabilang naman, halimbawa, si Apostol Pablo, kabilang sa 144,000, pero si Apostol Pablo hindi nabilang doon sa 11 na kumain. Pero kabilang siya sa 144,000, meaning, nag-represent yan sa mga anti-Christian, yung kumain doon sa pakipagtipan ni Jesus o kung sa kaharian. Next question. Okay, so ibig mong sabihin ngayon, kulang na yung bilang kasi hindi kasama si Apostol Pablo doon. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative. At syempre, dako tayo sa kanyang rebuttal naman. 10 minutes, Brother Jando ng Roman Catholic Church. Your time start now. Okay, thank you sa iyo, Brother Russia. So, inilibot ako na yung mga pinagsasabi niya. Okay, sabi niya, 33 AD, nagsimula ang pagpipili sa 144K. Hindi nagsimula 33 AD. Actually, doon sa ano, maliit pa nga sila. Tingnan mo doon sa ano, sa Day of Pentecost, 120 lang sila. Oh, sa Day of Pentecost, sabi niya, nagsimula daw yun doon sa Day of Pentecost. Hindi, mali. Sa Day of Pentecost, 120 lang sila, hindi umabot ang 144K. So, ang sabi niya kanina, nalala ko pa yon sa Day of Pentecost, 144,000 daw, mali. Hindi umabot ng 100,000 yung ano nila, yung kanilang bilang sa ano sa Day of Pentecost, mali yun. Sa part 2 mga kapatid ng debate dahil nawalan nag-brand out yung sa negative side mga kapatid, so pinakancel muna namin saglit at ito na nga nag-resume na kami. Ang naiwan namin kanina is during second cross examination ng ating negative sa ang ating affirmative sa negative. So ang natitira niyang oras ay 5 minutes and 20 seconds mga kapatid. So again, sa mga nasa nanonood sa ating live ngayon, ang topic nila na pinag-uusapan ay patungkol dito sa patutunayan na ang kumain at uminom ng tinapay at bino or wine sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 anointed Christian lamang mga kapatid. So again, this is part 2 mga kapatid, continuation ng aming debate kanina at nandito na tayo sa ating second cross. So isiset ko lang yung time natin mga kapatid. Ayan, so habang nagsiset ako, shoutout muna sa lahat. Please share yung ating live streaming. At ito na nga, nandito pa yung timer ko. 5 minutes and 23 seconds. Ayan. So, Sister Maricel, ready na? Sige bro, sige. So, time resume tayo. Proceed sa pagtatanong. Okay, yung tanong ko na iwan kanina, sinabi mo kasi na si Jose at si Libby ay kabilang sa 12 tribes ng Israel. Ang tanong ko, anong talata na mabasa sa Lumang Tipan na sila ay kabilang sa 12 tribes ng Israel? Oh, sa ano, sa si yung sa numero sila, yung numero si Jose ay lahi pala ni Ephraim. Kabilang siya sa lahi ni Ephraim, and then yung Levi, yung nandoon sa ano sa Revelation 7:4, ayun. Next question. Okay, so ibig sabihin, si Levi hindi nabibilang dito sa bilang chapter 1, talatang 14, katalatang 4 hanggang sa 16. Kabilang siya o hindi si Levi? Kabilang siya diyan sa ano sa numero na ginamit mo kanina. Okay. Anong verse sa ano? Anong verse sa bilang chapter 1? 4 to 16, kung saan makikita natin yung pangalang Levi. Nasa ano siya? Nasa ano yata? Levi numero 1, sikwete 1, may nakalagay ito Levi. Next question. Sige, 51. Okay. Tanong ko,
saan mo nalaman na yung Jehovah's Witnesses ay isang Protestante ayon sa statement mo kanina sa rebuttal? Okay. Saan ko pinatay na ang Jehovah's Witness ay isang Protestante? Binatay ko yun sa encyclopedia po na ang Jehovah's Witnesses ay isang Protestante. Next question. Okay. Okay, next question. Dito sa chapter, kung sinabi mo kasi na yung tawag nito, yung nasa Revelation ay physical na Israel. Kung physical ang Israel sa Revelation 7:4, so ibig sabihin, hindi sila mga Kristiyano. Yes or no? Yes, hindi sila mga Kristiyano. Oh. At saka rin sa mga Protestante, ito yung Protestante, oh. Protestant, a member or adherents of any of the Christian bodies that separated from the Roman Catholic Church. Yan yung tagot kanina. Tapos yung, ito naman mga yung sagot ko, hindi sila mga Kristiyanos. Next question. Okay. Kung hindi sila mga Kristiyano, kailan naman nagsimula ang pagtatak sa 144,000? Nasa Old Testament, binanggit na sa Old Testament, numero uno, di ba, binanggit na. Na 12 tribo ni Israel. Nandoon na, mayroon nang sinasabi na 12 tribo ni Israel. So, doon pa lang andun na ang 12 tribo ni Israel. Next question. Okay. Next question. Okay. Okay, so makapagbigay ka ba ng specific na year kung kailan nagsimula ang pagtatak ng 144,000 at kailan magtatapos? Yung pagtatatak ang tinutukoy mo, mangyayari pa ang pagtatatak sa panahon darating. No, sa panahon darating na magtatatak ng yung anghel. Pero yung kailan nabuo ang 144,000, nandoon siya nabuo sa Old Testament pa lang. Nabuo na siya. So hindi siya mga Kristiyano. Next question. Next question. Okay. So dito sa Juan chapter 6, no? Tinatanggap mo ba na metaphor yung sinabing this is my blood, this is my body, this is my body? Tinatanggap mo metaphor yan? Oo o hindi? Hindi. Ano siya? Literal siya para sa amin. Literal. Hindi siya metaphor. Next question. Okay. So next question. So yung reference ko kanina, halimbawa sa early Christian doctrines, halimbawa kay Tertullian, hindi mo o dinidecline mo ba yun? Dinidecline mo ba na ang sinabi niya na ito ay figure or represent yung alak at bino, alak or yung tinapay? Yes, nire-reject ko yun kasi yung author ng ginamit mong early Christian doctrine ay si Kelly John Norman Davidson, Protestante siya. Siya ay member ng Presbyterian. Next question. Okay. So, okay, next question. So ibig sabihin, ayon dito sa Tertullian Apologetics Works and Monosius Felix Octavius na sinabi dito na hindi nagtuturo si Tertullian Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. So shoutout mo na sa ating nasa live dyan. At again, this is a part 2 ng ating debate kanina mga kapatid. Sa mga bagong pasok dyan, continuation lang ito. No? So dito tayo sa final conclusion. Ang mauna dito mga kapatid, ang ating negative, si John Do Alabado ng Roman Catholic Church. Bibigyan ko siya ng 5 minutes. Proceed ka bro sa iyong final conclusion. Okay, maraming salamat po sa inyo at finally natapos na rin yung ating talakayan with Sister Maricel. Nag-enjoy kami ng chikahan kanina pero ang mahalaga sa akin ngayon, yung tema niya kasi patutunayan niya na ang kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 na anointed Christian lamang. Pero napatunayan na 11 pala, sabi niya, akin kasi 12 sila. Mateo 26:20, 12 sila. Pero sabi ni Sister Maricel kanina, 11 kasi hindi nakasama si Judas Iscariote doon. So 11,
At yung kanyang tema, 144,000 na anointed Christian lamang. Hindi napatunayan yun. At doon naman sa Revelation 7 verse 9, maliban sa 144,000 na tribe of Israel, meron pang ibang-iba na hindi na mabilang sa dami. Sabi ni Kristo, ang sino mang kakain ng aking katawan ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Kaya, yung nakakain ng kanyang katawan through sa tinapay, sa aming version dyan is Eucharist, is bubuhayin niya sa huling araw. Kaya, kapag sa amin, ay hindi kami nakapagkumpisal, hindi kami karapat-dapat na tumanggap ng tinapay. Kaya para kami maging karapat-dapat, kailangan naming magkumpisal at maibabalik ang aming karapatan bilang karapat-dapat na tumanggap. No. So doon, at tinatanggap nga namin sa verse 29, marami sa kanila ang tumatanggap, hindi naman karapat-dapat, nangyari nagkasakit, nanghina, at yung iba namatay na. Kaya nga, isa yan sa aming ano namin, sa aming Ministry of Deliverance and Exorcism, na kailangan talaga malaking tulong ang Sacrament of Confession para ma-heal ang isang biktima ng demonic harassment. Kailangan talaga yung cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, at sacramentals. Kaya, yung tema na patutunayan niya, 144,000, hindi na patunayan talaga dahil 11 lang pala yung kumain ng tinapay. At wala naman sinasabi sa Biblia, nung sila ay nasa banal na hapunan, ay yung bawat isa sa kanila ay nagrepresenta ng 12,000 na mga anointed Christian. Wala naman sinasabing ganun. Sila ay nandoon dahil paparating na ang araw na itinakda kung saan iaalay na ang Mesiyas, kung saan ibibigay na ng Mesiyas ang kanyang buhay. Yun ang reason ba't sila nagtipon, dahil paghahanda na yun sa mga darating na pangyayari, kung saan ibibigay na ni Kristo ang kanyang buhay para tayo iligtas lahat. Walang sinumang Bible scholar ang nagsabi o early Christian fathers ang nagsabi na bawat isang apostol sa banal na hapunan ay nagre-representa ng 1,000 anointed Christian. Bakit? Dahil nung panahong yon, hindi pa naman sila umaabot ng 144,000. Based doon sa Gawa 1:15, 120 lang sila. Umabot sila ng mga 30,000 doon na sa mga tapos na yung banal na hapunan. Mga nasaklat ng gawa yata yon ay doon sa maraming mga nag-surrender ng mga magikero, ng mga spiritista, nag-surrender, umabot sila ng 30,000 pa lang. So, sabihin, talagang wala pa silang 144,000 nung panahon ng hapunan ng Panginoon. Kaya ako, satisfied na ako doon sa ebidensya ko na 11 lang pala ang kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon at hindi 144,000. Thank you, Brother Asha. Brother Asha! Okay. So, dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. At syempre, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Sister Marcel ng JW, your time start now. Okay. So ngayon, no, bigyan ko muna ng emphasis yung sagot niya kanina sa batay sa kanyang sagot kanina na because na physical daw yung Israel doon sa Revelation, pero nung kinukrusisamin natin sa bilang, sinabi niya nakasali daw si Jose. Pero binabanggit dito na ang kay Jose, hindi si Jose per se, no, yung kasali. Ang binabanggit lang, nag-represent kay Jose ay si Ephraim at Manasseh, no? At batay sa verse 51 na kanyang sinasabi kanina, ay hindi ito kuliktado sa
chapter 4 hanggang 16, no? Dahil dito sa 4 to 16, nakumpleto na po yung 12 tribes. Ano ko lang ha, enumerate ko lang ha. Una, si Simeon, Huda, Issachar, Zabulon, Ephraim, Manasseh, Benjamin, Dan, Azer, Gad, Naphtali. So, wala pong Levi na nabanggit, no? Wala pong Levi at nabanggit. At yung binabanggit niya dito sa 51, ay ito yung mabasa natin yung Levita, na ito ay ang kanilang gawain ay ang pagtatayo sa tabernakulo. So dito pa lang po malinaw na nagkamali si Sir Jando Alabado. Tapos dito sa Apokalipsis 7 chapter 14, so malinaw dito no na si Huda, Ruben, Gad, Asir, Niftali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Zabulon, Jose at Benjamin. Yung binabanggit dito na mga 12 tribes. Pero napansin niyo po, wala si Ephraim. No, walang Ephraim dito. Pero binanggit sa bilang yung likas na Hudyo, likas na Israel na members ng 12 tribes ay nandoon si Ephraim. Pero dito sa Revelation, walang Ephraim. Tapos, si Jose ay andito rin no, sa Revelation at si Libby. No? So, dyan pa lang ay nagkamali yung ating kausap. So, ngayon, dito naman sa ano sa Revelation, mabasahin natin ha, bakit natin masasabi na mga anointed Christian o mga Kristiyano yung 144,000. Dito sa 14, no, sa 1, at sabi dito, at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion at may kasama siyang 144,000 na may pangalan niya. Okay, natatakan po ito sa pangalan niya na tumutukoy kay Jesus at sa pangalan ng kanyang ama. At dito sa 4, ang sabi dito, ito ang mga hindi nagparungis ng sarili nila sa mga babae. Sa katunayan, mga birhin sila. Ito ang mga patuloy na sumunod sa kordero. So, pansinin ha, sumunod sa kordero, saan man siya pumunta, ang mga ito ay binili. Okay, binili mula sa sangkatauhan bilang mga unang bunga. Time na? Hello, Arasha? Hindi pa. Proceed lang. Okay. Unang bunga, unang bunga sa Diyos at sa kordero, no? At walang nakitang pandili lang sa bibig nila at sila ay walang dungis. So, kung pansinin natin, no, konektado ito sa Revelation 20, verse 6, no, na ito ay mga unang, ito ang binabanggit na mga banal, ang sino mang kasama sa unang pagkabuhay muli. So, ang unang pagkabuhay muli ay ito yung mga 144,000 no, na binabanggit sa Revelation 14, 1-5. So, malinaw na mga Kristiyano talaga ito at ang simula sa pagtatak nito ay doon sa ano sa araw ng Pentecostes, no? At sinabi ko na lang kanina na yung Paskwa, so bakit para hindi tayo malito, no? Na yung Paskwa ay ito yung tawag nito yung sineselebrate panahon sa Ehipto, no, ng mga sanong na alipin yung mga Israelite. So sineselebrate ito ng mga Hudyo sa Nisan 1433 AD. So ngayon, noong sa panahon ng 33 AD sa CE, no, sa panahon ng Nisan 14 ay ipagdiwang po ang Paskwa. Totoo naman 'yan. At kasali doon si Judas Iscariote. Pero maliban diyan, noong itinatag ni Jesus dito yung hapunan ng Panginoon na tinatawag na sa amin na memorial, ay hindi kasali si Judas Iscariote, kaya sabi ko 11 lang. So bakit 11? Ang 11 ay nag-represent po ito sa mga anointed Christian na sila ay pinahira ng banal na espiritu. Katunayan, ang pumalit kay Judas si Matias. Okay. So ito pa, ang kanyang policy of equivocation mo ito. Kasi ang sabi niya, ang Jehovah's Witnesses daw ay protestante. Kaya nire-reject niya yung aking, okay, nire-reject niya yung aking, tawag nito yung aking reference. Ang sabi, the misleading use of them with more than one meaning by glossing over which meaning is intended at the particular time. So maliwanag na, ang Jehovah's Witnesses ay umiral pa lang sa lumang tipan. Okay. Thank you. Kulang okay, ko lang 5 minutes. Diyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between JW and RCC sa topic na patutunayan ko na ang kumain at uminom ng tinapay at bino sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 anointed Christian lamang. So
before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time. Magpasalamat, shout out or mag-endorse kung ano man yung ginagawa nila ngayon. Nahin natin si Sis Maricel. Okay, una sa lahat, maraming salamat sa ating moderator na si Russia, no? Magaling na moderator, at ating pasasalamatan din si Jando Sir Alabado na first time ko po siyang nakadebate ngayon. At sa mga viewers po, no, sa Punto po Punto at sa Russia TV. At i-shout out ko rin yung mga kapatid ko sa comment section kasi hindi ko naman maisa-isa sila. Maraming salamat sa pagsuporta nila at maraming salamat sa lahat. So hanggang dito na lamang. Okay, at bro, salamat ka muna, bro. Okay, ayan. Natay ko yung mic ko rito dahil may kausap ako, naririnig ako eh. Nadidistract si Sister Maricel. ako na. Yes, bro, pasalamat lang. Salamat po sa ano sa mga sumubaybay. Alam ko ilang beses ako nag-live ngayon, 3 beses yata para sa debate na ito kasi yung ikalawa hindi pa natuloy dahil may sumingit na iba. Okay, so maraming salamat sa pagsubaybay at nawa sana ay magkaroon pa to ng mga another topic na pag-uusapan namin. Sister Maricel, gusto ko siya kausap mo. Mabait siya. Hindi siya kaya ng iba dun. Mabait Sister Maricel do sa pagkausap siya. Okay, salamat Sister Maricel at padara siya sa oras na inunawa niyo ako kahit na ako'y na-brownoutan nito. Inunawa niyo ako pati yung mga nanonood. Thank you. Okay mga kapatid, so syempre please support punto at yung Russia TV. Russia TV din at yung kay kung meron man sila sis Maricel, no. So please subscribe yung ating YouTube channel Russia TV ulit at kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang debatista na nandito. Nandito si Sis Maricel. May naghamon talaga sa akin, brother Russia. Ang okay lang sa'yo. ano natin yan. I-set natin yan mga kapatid. At ito si Sis Maricel din. Kung gusto nyong mga ganito lang ba. So, syempre, dapat sumasang-ayon kayo sa patakaran ng ito yung platform ko sa moderator din. At syempre, yung mga condition ng ating mga debater. Kasi meron sila mga condition din na dapat sundin para matuloy ang debate. So, pwede nyo akong gawin as a mediator sa inyong pag-uusap, mga kapatid. So, yun, mag-PM lang kayo. So, maraming salamat ulit. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out.